Dinagyang Festival! Presented by Primo Mariano! Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baja. Lunes hanggang Biyernes. Alang Anthony Taberna at Jerry Baja ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan, live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital, kasama sinalakay Deo Makalma at Elaine Apit, araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mas pinatinding action-packed games, intense plays, updates sa mga latest happenings sa mundo ng sports, at mga kwento mula sa iba't ibang mukha ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Matchpoint Season 3, tuwing Sabado, 12:30 na tanghali sa DZRH TV. Si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng Linggo. Huwag kaligtaan! Festival presented by Primo Mariano!
maagang balitaan, maagang usap. Pilipinas, ang oras, alas 10:09 ng gabi. Programang ito ay rated STG. Showbiz Talk Ganern. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending. Mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika, Morly Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Talk Ganern. Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk Ganern. DZRH, Makibalita, Makichika, kay Tita Morly at Tita Gorgie. Yes, magandang gabi Pilipinas. Ito po ang aming programang Showbiz Talk Ganern. Ako po si Gorgie Rula. At ako naman po si Morly Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ay. Yes, Tita Morly, saan ka ngayon exactly nakapwesto? Well, nandito ako sa praying room namin sa Laguna. Wow, praying room. Yes, of Banal-banalan. Mm-hmm. Mabuti wala ka dito ngayon ng live. Nag-phone patch ka. Ay, ang daming magaganda dito. I'm sure maiinggit ka dahi. Baka iinit lang ang ulo mo. Ang gaganda ng mga alaga dito ni Bambi Fuentes. Bukod kay Bambi. Ay, hindi nakatakataka yan kung yes. Maganda ang alaga niya dahil siya mismo maganda. Correct. Finally nga po ay nandito at nakasama natin ngayon ang kanyang bagong grupong Iris. Apat sila na mga members ng Iris pero tatlo lang muna sila ngayon, Tita Morly. Kasi hindi yata okay o sa may sakit yung isa. Eh syempre kakanta-kantahan sila. Pero carry na nilang tatlo at ang gaganda nila. Kung mag-apat ka. Doon sa concert nila. At napanood mo. Napanood mo sa Dragons Unleashed, di ba? Doon sa music museum. Ang gagaling lang sumayaw in fairness. At ang gagaling kumanta in fairness. Maya-maya makakapanayam natin sila, Tita Morly. Pero bago yan, kasi ang dami rin natin mga isyong pag-uusapan, di ba, Tita Morly? At kapag kinausap na natin sila, Gorgie, ipagpapabaya ako sa iyo ang pagkakataon na yon dahil alam ko naman na magkakaroon ng problema sa signal. Ay hindi, live sila ngayon. So, mapapanood. Okay. Walang problema. Napapakinggan nila sa ating signal dyan. Walang problema. Kasi okay. Napapakinggan ka naman nila. Di ba napapakinggan nyo, girls? Pero ipakilala na lang din natin ngayon na. Ngayon na po, ipapakilala natin ang tatlong members po ng grupong Iris. Narinig mo ba dyan? Teka, sandali lang ha. Kasi medyo i-adjust mo dyan. Meron diyang mga adjust, hindi narinig masyado si Tita Morly ng isang member po ng Iris. Ipakilala na po na simulan muna natin kay Winona. Hello, good evening sa iyo, Winona. Oh, hindi pa naka-on ang kanyang ano. Ayan, ulitin natin. Yes, okay. Yes, go, Winona. Hello po, good evening po. I'm Winona from Iris po. Ilan taon ka na, Winona? 18 po. 18. Pakilala mo ng iba mo pang mga members sa susunod. Ito po si Princess. Princess. Yes, Princess, bumati ka sa ating mga listeners. Hello, Hindi, yung yan, green. Hello everyone, I'm Princess po from Iris. You are? Ilang taon ka na? I'm 17 years old po. 17. Ang next naman natin? Ginger po. Si Ginger, yes. Oo. Ginger, ilang taon ka na? 19 po. 17, 18, 19. Tita Morly, di ba? Ang gaganda nila. At bagets na bagets. At sila yun na, di ba nakita mo na sila nag-perform, Tita Morly? Yes, nakita ko na sila mag-perform magaling sila mag-perform. Oo. Inanta nila yung kanilang first single na pinamagatang Claro. Diba? Oo. Claro. Oo. Pero bago yan, bago natin pag-usapan yung kantang Claro, diba? Nag-perform na nga kayo sa Dragons Unleashed, diba? Yan ang first ninyo na pag-perform talaga sa harap ng napakaraming tao. Yes, first din yun na pa-experience yun. How was it? Kumusta naman? Winona?
Sa totoo lang po, nung una po, sobrang nakakatakot po. Mm-hmm. Sobrang ninervous po kaming lahat. Mm-hmm. Pero pagdating po namin dun sa stage, talaga pong adrenaline po. Tapos nagustuhan po namin yung nandun po kami sa spotlight tapos napapakita po namin yung talent namin while mm-hmm. making others happy po. Okay. Ikaw naman, ano eksaktong naramdaman mo nung nag-perform na kayo, Princess? Ano po? Siyempre po, kaba po, first of all. Kasi marami pong manonood sa amin and saya din po and excitement kasi mapapakita na po namin sa mga manonood kung ano po yung gusto naming iparating sa kanila. Ganun din sa'yo, Ginger. Na pressure po pero kinaya naman. May pressure. Minsan ang pressure nakakadagdag sa adrenaline ninyo, di ba? Yes. So mas lalo niyo yung ginagalingan kapag nape-pressure kayo, di ba? Oo. Pero bago natin ituloy yan, yung ating chikahan at bago natin malaman kung ano ang susunod after Dragons Unleashed, di ba? Tita Morley, kasi parang ngayon ko lang napansin, bumalik ang isa sa mga suki natin, si Ding Carlos ng Alaska, na nakit sa Fairbanks, Alaska. At syempre, ang mga suki pa rin natin, simulan muna Tita Morley, batiin mo na kung ang ating mga nanay. Yes. Dapat na sa unang listahan sila. Of course, nangunguna dyan si Mami Sherry Ramirez at si Joyce Ramirez. Yes, si Mama Joyce. And of course, may anak din kay Sarah Heron, kay Sarah Javier. Sarah Heronimo mo talaga. Sabihin ko sana Sarah. Sarah Javier. Mami Lily Guarin, at syempre pa si Mami Lorna Paule at si Daddy Manny Quaresma. Okay. Mama Norma Karingal at ang ating napaka-paboritong nanay, napaborito na rin daw niya si Tito Louie. Si Nanay Linda Astonza. Yes. Actually, Gorgie, marami akong gustong itanong dito. Oo. Sa Iris. Girls na to. Oo. Group girls na ito. Yes. May mga iba nga listeners tayo, yung mga nagte-text na rin sila na gusto nilang itanong. Yes, Tita Morley, anong gusto mong itanong? Gusto kong itanong kay Princess, kay Ginger, kay Winona. Oo. Tama ba, Winona nga ba? Si Winona. Kasi napaka-sikat ngayon, pinag-uusapan, biglang-biglang nagkapangalan ang girls group na Beanie. Na parang okay. Ba ninyong tatlo? Anong meron kayo ang Iris girl? Ang Iris, girl, yes. Na pwedeng itapat. Tumapat. Actually, yun din ang isa sa itatanong sa kanila. Na anong pwedeng tumapat sa Beanie. Oo. Unahin na natin muna si Winona, tapos si Princess at saka si Ginger. Yes. Okay, anong meron sa Iris na pwedeng pantapat sa mga sikat na girl group, lalo na itong Beanie? Siguro po, yung chemistry po namin as a group. Tapos yung pagpupursige din po namin in terms of training po and in terms of trying hard po, syempre, to build ourselves po as a group and our characters din po as a person. Of course, halos natin may meron ganun mga qualities, di ba? Princess naman, dagdag ka. Sa akin naman po is our dedication naman po. Mm-hmm. Meron po kaming bond na hindi po masasabi kung basta may chemistry po sa amin na iba po talaga sa ibang girl. So naging magkaibigan na talaga kayo? Yes. Dito po ba nabuo yung friendship ninyo nung nabuo yung grupo, yung Iris? Yes. Or dati na kayo mag-friends talaga? Dito po na. Dito talaga. Po. Yes, Ginger. Mara ano po, training po. About po din sa sinabi din po. At sa training din talaga. Kasi malaking bagay ang training. Parang magkakapatid po. Parang oo. Malaking bagay talaga ang training, di ba, Tita Morley? Dapat tuloy-tuloy yung training para talaga matuturing kayo at hanggang sa mahasa kayo at naging gumaling talaga rin kayo lalo sa pagpe-perform. Pero ang malaking bagay kasi din talaga, Tita Morley, dapat may isang hit song. Kasi yes, doon din nakilala din talaga yung Beanie dahil na sumikat yung kanta nila. Yung Pantropico, yung mga Salamin-Salamin, di ba, mga tipong ganon. Nag-start pa lang kayo, unang single pa lang yung Claro. Anong meron dito sa Claro? Siguro na bagay sa inyong grupo.
ano po, yung message po ng kanta namin, which is may kasama din po siyang parang social awareness po. So, tinatakil din po namin dito is issues din po ng society, especially when it comes to women po. Women empowerment, yes, no? Oo, yun talaga mga kababaihan, yes, hindi lang ano ninyo sa klaro. Paano, ano, sino nagsulat nito at kailan ito ni-record? Out na ba ito sa mga ilang mga digital na mga like Spotify, ganyan, iTunes at lahat? Yung nag-compose po neto, si Mira Aquino po and Christo Hoxon, tas in-arrange po ni Kuwing. Oo. Yes. Tapos, nung napakinggan nyo yung kanta, ano exactong feeling ninyo? Ano po, masaya po and excitement na rin kasi finally po, naririnig na po nila yung new released song po talaga namin. Oo. Tita Morley, mas gusto mo ba mapakinggan na muna yung kanta bago natin ituloy? May mga tanong pa sa kanila. Pakinggan natin muna itong Claro ng Iris. Sa kaupo lang kayo, hindi kayo masyado maka-choreograph. Pero kayo rin naman sabayan na kahit kamay-kamay na lang ninyo yung ang umarte-arte, di ba? Umara-ara dyan yung mga kamay ninyo. Pakinggan natin yung kantang Claro ng Iris at I'm sure magustuhan na ng ating mga tagapakinig. At pwede pa natin i-discuss kung anong meron dito sa kantang ito. Ano yung talagang mensaheng hatid ng kantang Claro. Okay? Heto po ang Claro. Lang tumilim lahat sila ay sa kim bakit basag ang salain saan mo ko dadalhin tagal sa tong kinikim mas lalong tumatalim sugal sa aking puso habang napadusa ito dati papasukin dahil ako ikigil sa kigil umisahan ko ng maningil at yan ang nais kong karuhin maya 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 kumala ka sa iyong kadena. Bali sinasayaw-sayawan na ninyo dyan. Dance-dance na dyan. Sayang no, dapat talaga nasa stage kayo nagpe-perform, di ba? Ayan, ang ayun, ang kantang Claro, nahanap ulit yung applause.
diba? Na bagay sa inyo ha, in fairness ha. Pero yun nga sabi niyo about women empowerment, kasi nakita ko sa lyrics, diba? Parang ano talaga? Parang yung power ng mga kababaihan na huwag patatalo, huwag pagagapi ko anuman. Di ba parang ganun? Opo. Yung ano ng Claro, yung message ng kantang Claro. Yes, Tita Morley, huwag ka muna umalis dyan. Yes, Tita Morley? Napansin ko sa kanta nitong Iris Girl na ito. Na Iris. Yung blending ng boses nila, the same with dun sa Bini na yung parang pambagets na pambagets, pangkabataan. Yung blending ng boses nila parang ano, makababaihan, mabagong kababaihan sa bagong kababayan. I'm sure nung nabuo naman nila yung bago nila ni record yun, siguro talaga inano ng kanilang musical arranger, 'di ba, na kung saan babaga yung boses ninyo doon sa part ng song hanggang sa nag-blend na nga kayo. Diba kayong apat? Parang ganon. Okay. Matagal nyo bang ni-rehearse, pin-practice yung kanta? Yes po. Matagal din bago nyo yung na-perfect talaga. Almost one year talaga bago nyo na-perfect. So dapat talaga mag-perform kayo. Dapat sa mga kung ano may mga event ito sa atin, Tita Morley, diba? Sana makapag-perform sila. Ako gusto kong itanong sa Iris na yan na kayo ba ay walang pinanggalingang ibang grupo bago kayo nagkaroon ng pagkakataon na magkasama-sama? Or kayo ba ay solo-solo talaga at nag-audition para magkaroon kayo ng grupo? At singer ba talaga kayo bago kayo nabuo itong Iris na ito? Sasagutin ninyo yan, Tita Morley, sa ating pagbabalik ng ating programang Showbiz Talk Ganun. Diyan lang po muna kayo. Magbabalik po ang Showbiz Talk Ganun. Concerts, fan meets, to exclusive interviews, we've got you covered. Every Saturday 12 noon, kasama ang iyong showbiz angel Angelica Cosme, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baja. Lunes hanggang Biyernes. Yes, balik po tayo, Tita Morley. Ang tanong mo kanina sa ating tatlong nagagandahang Iris. Saan kayo nang galing, 'di ba? Tita Morley, nandiyan ka pa ba? Tinanong natin sila kung kayo ba ay nang galing sa isang grupo o kayo ba ay solo? Mm-hmm. O, ano, paano kayo napunta? Mag-audition ba kayo? Mm-hmm. Ginger muna. Ako po, nag-audition po sa kay Miss Bams po. Yung nagpatawag po na kakanta tas sa'yo.
Pero wala kang pinanggalingang grupo. Wala. Oo, pero kumakanta-kanta ka na noon pa. Apo, kumakanta po. So, pero hindi po ako marunong pa sumayo. Na-train lang po ako dito kala, ano po, Miss Bumps. Ah, okay. Training. So sumasali ka na sa mga singing competition before, hindi pa naman? Hindi pa po, sa school basta lang mga school. Sa school lang, kanta-kanta. Okay, Princess. Ako po, wala po akong mga girl group pa na sinasalihan dati. Wala po akong experience dito. Like, this is my first time po. And nag-audition din po ako under Dragon's Talent Management kay Miss Bums kasi nagpatawag po sila ng audition. Nakita ko po sa post and then pumunta po ako dun sa location and time na sinet nila para po sa audition. Oo, pero kumakanta ka rin talaga. Kumakanta po ako marunong pero hindi po professional singer. Po. Pero sumasayo na po ako mula bata pa po. So dito ka natuto rin sa pagkanta-kanta. Yes po. Nung na-train na kayo ng Dragons. Yes po. Diba? Yes, ikaw Winona. Dati po akong member po ng girl group din po ng under po kay Miss Bums. Ah, yung Gandaras? Yes po. Ah, sa Gandaras ka. Opo. Tapos pinasa ka sa Iris. Opo. Kasi po, naging actors and actresses na po talaga yung mga ibang mga members po. Kaya po, sumali po ako sa Iris. So, ganun nga yung ibang mga girl group, di ba? Parang naghahiwa-hiwalay na, may mga umaalis na. Kasi nga, mas pin-refer na nilang mag-arte or umarte. Sa inyo, paano ninyo ma-assure na buo pa rin ang Iris? O kapag kahit may mga mag-o-offer sa inyo na medyo tempting talaga na offer, na project? Or i-allow din ba kayo na umalis sa grupo para mag-explore din ninyo talaga yung iba pang fields ng showbiz? Ano po, for now po kasi talaga pong nagpo-focus po talaga kami sa girl group kasi we're trying to make it work po talaga. And if ano po, talagang calling po talaga namin is maging actress or maging singer po or maging dancer or model. Then papayagan naman po kami ni Miss Bums kasi pinipili po niya talaga kung saan po talaga kami mas mag-shine. Mag-excel. Yes. Oo, yes, diba? May mga ano tayo dito, Tita Morley, may mga questions tayo rito kay nakikinig din sa atin, nakatutok sa atin si Ogie Narvaez Rodriguez. Ang sabi niya, sino raw yung peg ninyong performers? Sino, mayroon ba kayong sinusundan na grupo? At ang next question niya, sino yung gusto ninyong maka-collaboration ninyo sa isang kanta na mag-record? Oo. Winona. May peg ba kayo ng grupo na gusto niyo na tipong ganun? Ang ginagang sinusunod ng The Iris? Ano po siguro? Isa po sa pinaka tinitingala po namin na group po dito sa Pilipinas is SB19 po talaga. Ah, SB19. Po. Yung song choices po nila, yung mga ginagawa po nila. Sabagay. So, yun po talaga yung parang isa po sa mga... Gusto na yung makakollab. Oh, yes. Oh. Sino yung gusto ninyo makakollab? SB19 yes, din? Yes, po. SB19. Ah, oo. May crush ba kayo doon? Bukod kay Stel? Sino si Ken ba? Po. Si Ken. Oo. Gusto ninyo makasama ninyo talaga sa isang performance, di ba? Oo. At Tita Morley, may mga iba pang mga tanong dito sa atin, pero bago yan, hello muna of course kina Francisco Antonio Ramirez Garcia, talaga taga Talavera, Nueva Ecija, si Dean Carlos, si Shari Picho, dyan naman sa Seattle, Washington. Hello sa inyo dyan, Angelito Manalastas, Ligaya Anki, si Magdalena Passion Graza ng Makati, si Nardi Mostaza, si Bro Nestor, of course, si Ogie Narvaez Rodriguez, si Nardi Mostaza, Marilu Di Guzman, si Tita Becky Brineva Tisuka, si Flor, si Ligaya Anki, si Francisco Antonio Ramirez. May mga mall shows daw ba kayo or mag-guest kayo? Or baka gusto doon nyo mag-perform sa Talavera, Nueva Ecija, sabi ni Francisco Antonio Ramirez. May mga susunod ba kayong performance? What's next after Dragons Unleashed? For now po, we're open po for guestings po talaga or any kind of parang events po. Open po talaga kami doon. Oo. Pero wala pang may naka-line up ng mga guestings. Meron po kaming part 2 po ng Dragons Unleashed this coming November. November. So yun ang pinaghahandaan ninyo. Yes po. And may bago rin po kaming release na song. Second single ninyo bukod sa Claro. Yes. Tita Morley? Ako gusto ko lang i-question sa tatlong girl na si Winona,
si Princess at itong si Ginger. Kasi bukod dito sa Iris na grupo ninyo, ay may isa pang grupo uli, si Bambi Fuentes na Gandara. Mm-hmm. So, almost the same ang peg ninyo, kumakanta, sumasayaw, mm-hmm. of course, pare-pareho kayong mga sexy. Mm-hmm. Ang question ko lang dito, hindi ba magkakaroon ng problema kung sakasakali particular na parang may competition na with Gandara? Sa competition, Gorgie, mm-hmm. hindi ba magkakaroon ng problema kung sino sa dalawang grupo ang mas mabibigyan ng prioridad ng dragon na mm-hmm. dragon sa entertainment? Kasi dalawa kayo nahahati eh. Ang question ko ay ito, sa palagi nyo, nahati nga ba ang attention? Attention ni Bobby Fuentes? At anong meron kayo na wala ang Gandara? Ayun na, para may intriga na yun. Di ba? Oo. Oo. Yes. Anong gusto mong sagutin, Ginger? Wala naman po. Pantay-pantay naman po yung pag... Yung... Trato po. Trato sa inyo. Opo. Oo. Actually po, sa treatment yes, naman po ng management namin is very fair po sila and flexible opo. Sa aming lahat. Sa inyo. And, kasi nag-aaral kayo, di ba? Yes po. Opo. No competition naman po. Kasi sa All Dragons Management Artist naman po is parang magkakapatid na po yung turingan namin. Oo. Okay. Tulungan na lang, di ba? Sa yes po. Actually, po pataas. Oo, hilaan pataas. Winona, sa kayo nag-aaral? Ako po sa Bulacan po. Sa Bulacan? Yes. Where in Bulacan? Sa Dr. Yangas Colleges po. Ah, okay. College ka na doon. Yes, so, ano yung kinukuha mo? Nursing po. Ah, nursing. Yes, so, ilang year ka na? Pang, first year pa lang First year pa lang sa nursing. Pero, gusto mo ba matuloy-tuloy yung pagiging nurse or mas ipaprioritize po itong pagkanta? Siguro po, importante din po talaga sa akin yung education, yes po. And importante din po sa akin yung career. As long as nakakaya ko pong i-balance. Ang schedule. Yun po. Yes. Ikaw, Princess, saan ka nag-aaral? Sa may Fairview po, JST po. JST? Yes po. Ano ibig sabihin nun? Gateway Institute of Science and Technology po. So, grade 11 and grade 12 po. Ah, okay. So, senior high school senior na po high ako. Pa lang. Si Ginger. Si Ginger, saan ka nag-aaral? Sa DASMA po. ASET. Sa Dasmariñas, Cavite. College din. Opo, BS Tourism po. Ah, okay. Oo, bagay naman sa inyo. Tita Morley. Ito question ko ta kay Winona, kay Princess. Sa kay Ginger. Sa kay Ginger. Hmm. Pili kayo sa tatlong grupo, sa tatlong member ng Gandara. Gandaras. Ilan bang members ng Gandaras? Five sila. Pili kayo ng isa sa kanila, bawat isa sa inyo, na gusto nyong maka-showdown sa isang sayawan. At bakit? Kantahan at sayawan. Oo. Sino sa palagay mo, isa sa kanila, yes. ang gusto nyong makatapat at makipagkalbugan? Princess, ikaw muna. For me po, gusto ko po talaga makakolab si Ate Krista. Ah, kasi ang ganda-ganda niya po sumayaw and maganda rin po yung boses niya actually. Oo, nag-guest mo siya before, Tita Morley. Yes po. Ang ganda, oo. And alam ko po marami din po ako matututunan sa kanya. Kaya if ever po siya nang... Yes, ikaw Winona. Ako po si Ate Mira po. Mira, oo. Opo. Magaling din. Opo, in terms of ano po, in singing po talaga. Siya din po yung isa po sa mga tumulong sa akin noong time po na nasa Gandaras po. Gandaras, oo. Ikaw, Ginger. Ako po si M-Cell po. Ang strong po kasi niya. M-Cell. Ang strong in terms of? Sayawan po. Tapos sobrang ano. Hataw talaga siya. Opo, hataw. Ah, okay. Bongga rin sila ano talaga, ano. At alam nila kung sino dapat nilang tatapatan. Di ba, Tita Morley? Pero may naiwang dalawa, siyempre. Oo. Nabing dalawa.
May naiwang dalawa. Oo, na hindi nila gusto makakalaban. Baka yun ang mas magaling, 'di ba? Baka yun ang pinakamagaling sa lahat, 'di ba? Ba, maiba lang tayo, Tita Molly. Heto na kasi parang atat na atat din dito ilan sa mga listeners natin sa mga issue pinag-uusapan ngayon. Tinatanong na ang Angelito Manalastas, kung halimbawa kaya na si Tita Molly ang makita ng mga tao na may kasamang gwapo, may mali siya kaya? At kung tsaka naman, kaya tsak may panlalait naman, hay nako, ano kaya ang reaction ni Tita Molly kapag nasa ganong sitwasyon? Ang tinutukoy nito ay pinag-uusapan pa rin ng nung nakasama ng dating presidential spokesperson Harry Roque, itong model at itong Mr. Supranational 2016 na si AR de la Serna, 'di ba? Oo. Namamalisyahan din kasi talaga. Though nagpa-interview na rin yung ilang kampo dito ni presidential spokesperson Harry Roque. At ang latest pala, Tita Morley, yung mga nakakasama na recently ni Attorney Roque, itong si AR de la Serna ay ano, medyo may kalusugan na siya, hindi na pang model yung kanyang itsura. Hindi na kagaya nung mga nasa lumalabas na picture, nung nanalo siya, hindi na kagaya noon. Ngayon talaga, kasi siguro nag-mature na rin siya talaga kasi nanalo siya 2016 pa. Pa siya nanalo, di ba? Tapos 2023 sila nagkasama. So medyo matagal-tagal din, 17, 18, 19, 20, 22, 23, mga 7 taon din, halos 8 taon din ang diferensya, di ba? Na after 7 years, nag-iba na rin ang itsura, nag-mature na si AR de la Serna. Tuloy, kung nakita nila na ganyan yung itsura ngayon ni AR de la Serna, na medyo malusog na at kasama ni Attorney Roque, siguro hindi na mamalisyahan yun. Diba? Though hindi... Oh, Tita Marley. Kasi Gorgie, ang mali siya, nasa isipan lang ng mga tao. Oo naman, oo. Doon naman din talaga. Pero nagkakaroon siya ng mali siya, lalo na kung merong nakuna ng issue. Mm-hmm. Lalo pa kung may pinagdududahan na. Mm-hmm. Lalo na kaya ng issue. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Ang sa akin kasi dyan ay kung talagang kailangan niya, ang nurse, or kasama, di ba? Ay, ano pa kailang naman natin, pera niya naman yun. Kung pera correct niya talaga. Correct. Oo. Kung sa kaban ng yaman, di ba kung sabi na yun? Oo. Oo. Mm-hmm. Ngayon naman, kung binibigyan ng Malaysia at sinasabi parang ini-insuate na parang nagpapaklaan, siyendo, or whatsoever. Oo, nakikwestiyon yung pagkalalaki. Nakikwestiyon yung napaka-unfair naman para sa pamilya ni ano, Mr. Roque. Yes. At hindi lang kayo, Mr. Roque, maging kay de la Serna. Kasi, di ba, sabihin na nating open ang Pilipinas sa mga kapaklaan. Mm-hmm. Ang kapla, wala nang diskriminasyon. Pero paano naman yung pamilya niyang mawat isa? Yes. Kaya naman ako, nalulungkot din ako sa issue na yan. Na, oo, ba't biglang doon? Kasi ang sa akin lang, sana, ang actually, ang totoong issue talaga ay paano doon nakita yung records nila doon sa na-raid na Pogo, 'di ba? Yung Pogo hub na 'yon. 'Yun yung talaga dapat ang dapat doon tayo mag-focus. Hindi wag na yung ibang mga parang may Malaysia na magkasama silang nagpunta sa ibang bansa. 'Di ba? Parang ganoon na eh, kahit naman sino gusto niyang isama, lalo pat pera niya, why not? Pakialam natin siya. Totoo naman. Paklaman siya o ano man siya, ano din pakialam natin sa kanya, buhay niya 'yon. Totoo naman. Buhay. Oh. Gorgie, na ngayon ay viral na pinag-uusapan si Diwata matapos niya magsuot ng Maria Elena. Ah, okay. Ang daming nagre-react, bakit daw nagsuot siya ng pang Maria Elena gayong siya ay gay. Ako, ang tanging matatagot ko dyan, talibas ay gay din tayo, meron talagang ginagawa ng Maria Elena o sa gala ng para sa mga bakla. Na para sa mga gay. Oo, meron naman din mga gay. Meron talaga. Kaya lang, ang pagkaginawa mo ng Maria Elena ay mga gay, nagiging katatawanan. Oo. Diba? Kasi ang karamihan sa masaling mga gay ay talagang mga palaban. Labas ang puwet. Oo. Labas ang boob. Oo. At yun na talaga ang purpose. Pero kasi itong tatlo nating guest dito, yung sa Iris, naging na-experience siya ba yan nagbaging Maria Elena o nagsagala sa mga sa Santa Cruzan? Ano ang feeling nila? Ano ang feeling?
O halimbawa may makasabay kayo na isang bading na nakasama ninyong nagre-ray na nagsagala rin. Selection na natin, halimbawa si Diwata. Si ayan. Diwata, halimbawa kasabay ninyo. Ano ang pakiramdam ninyo? Open ba kayo? Oo, kasi parang definitely sila yung mas siya yung mas papansinin bago kayo. 'Di ba? Ikaw, Winona, na-experience mo na magsagala sa Santa Cruzan. Yes po. Okay. Ano ang pakiramdam mo halimbawa makasabay mo sa sagala si Diwata na nakaayos babae rin? Sa akin po kasi hindi po talaga ako gaanong parang na nababother po sa mga ganun. Kumbaga mas ano lang po kung paano ko ako lang po iniisip ko lang po kung paano ko lang dadalhin ni sarili ko. Oo. Oo, okay lang sa iyo kung sino man ang makakasabay mo. Opo. Ang importante ikaw maayos lang yung pagsasagala. Opo. As long as hindi naman wala naman pong ginagawang parang masama or nakakabastos po. Wala naman po akong problema sa ganun po. Oo. Ikaw din ba, Princess, na experience mo rin magsagala? Hindi po. Pero if ever naman po malalagay ako sa situation na ganun. Roman Catholic ba? Kasi yung iba kasi, kapag yung ibang mga religion, hindi talaga sila tumatanggap na magsagala kasi it's a religious activity. Yes po. Mm-hmm. Pero ano, if ever naman po talaga magsasagala ako, hinahayaan ko lang po talaga yung mga tao. Kasi mostly, nanonood po ako ng sagala. Sagala, oo. So, nakikita ko madaming ganyan. So, paminsan nakakita rin po ako ng mga ganun. And it's okay po kasi nakaka-amaze din po ang ganda din po nila magdala ng sarili nila. And the confidence po talaga. Eh kung si Diwata nga. Si Diwata ngayon. Okay naman po. Okay lang naman. Oo, wala namang problema sa Ginger. Wala naman. Pero ikaw nakapagsagala ka. Opo. Ah, okay. Anong experience? Kasi namin experience si Tita Morley. Ano nga ba tayo? Hindi ko natin na-experience. Si Tita Morley, nagsagala ka, Tita Morley, na nakadamit girl? Bongga ka. Hindi ako naka-girl. Ako yung escort. Ah, nag-escort ka. Oo. Yung escortan ko, gusto kong itulak. Karot. At gusto mong talbugan ang suot niyang damit, di ba? Parang hirap ko sa kanya, parang hirap. Pero ano kasi sana inapakan mo yung damit niya, di ba? Oo, di ba? Pero Ginger, ikaw, ano, na wala namang problema sa iyo din. Okay naman ever. Po. Hindi okay kayo naman. Ma-offend na hindi may kasabay po kayo. Halimbawa, iba yung ano ninyo sa gala, tapos siya yung Reyna Elena. Ano to? Parang katatawanan naman, di ba? Kasi nga, ganun ang reaction ng karamihan, di ba? Nung si Diwata siya. Oo. Basta po, ano po, wala naman pong ginagawang ano po. Walang problema. Basta walang hindi problem. ka lang agrabyado or whatever. Oo. Ayun. So, nababash ba ng bonggang-bongga si Diwata dyan, Tita Morley? Oo, kasi pinag-uusapan, wala daw karapatan magsuot ng anggaw na gano'n, mga ganun-ganun. Kasi it's a religious activity. Kasi ang sagala ay religious activity yon. Ang iba naman din talaga kasi parang iba yung dating sa kanila. Parang walang paggalang o respeto sa simbahan. Diba, Tita Morley? Yes. Oo. Pero meron din naman sa mga kabaklaan yung mardigrat na mga bading naman yung nagsasagala. Oo, mardigrat ang tawag naman. Yung mga badingan dapat doon lang. Dapat doon. Meron din naman parang sagala ang mga gay. Dapat mardigrat. Yung iba't ibang mga costume ang isunod sa mga kabadikaan. Kayo ba na-experience din yung mabash? Well, nang nabuo ba ang Iris kapag nakikita ka nag-perform sa mga social media, na-bash ba kayo? Yes. May mga bashing din ba kayo natanggap? Siguro po di po talaga nawawala yung mga ganun po talaga. Na-bashing, no? What was the worst na-bash na natanggap niyo? May iniyakan ba kayo? Actually po, yung mga words po talaga. If ever na may magsasabi po sa amin ng hindi po maganda. Siyempre po, may part po sa amin na masasaktan po kami. Pero, paminsan po, yung mga salita po na yun, ginagawa na lang po namin lakas para po sabihin na may kaya rin po kaming patunayan. Doon at mali po yun. Doon na kayo humugot, yes, diba, Ginger? Oo. Kasi, hindi may iwasan nyo, nagsisimula kayo. Meron talaga masang wala namang karapatan, ganun. Yes, parang wala sila, hindi nila kayang talunin ng bini or something like that. Oo. Pero hindi kayo affected?
Hindi naman po. Oo, hindi kayo, wala kayong pinatulang bashing. Wala naman po. Oo, eto kasi speaking of bashing, Tita Morley, di ba? Matinding bashing ng inabot nitong mga social media. Itong mga content creator na ito, itong si Rosmar at saka si Rendon, nagkanina ay naglabas na sila ng public apology at nagpahayag itong si Rosmar, si Rendon Labrador at saka isang itong Mike something. Sino ba 'yon? Si Mike Tan ba 'yon? Ang isang kasama rin nila yung parang miyembro ng Team Malakas. Ayun. At naglabas sila ng apology kasi nga nag-decide na rin ang Palawan na persona non grata hindi lang sa Coron kundi sa buong Palawan. Oo. Kaya tuloy parang nairita na rin sa kanila talaga karamihan. Isa na nga dito ang iritang-irita si Bambi Fuentes, di ba? Nairita-irita na sila, iniisip niya paano kaya sila tumawala? At ang nakakaloka dito, Gordy, humingi na nga ng paumanhin o apology ito si Rosmar Tan ba yan? Si okay. Rosmar at saka si Rosmar Tan. Oo. Parang ang dating, hindi din natuwa yung mga Oo. Parang wala daw sa loob yung panghingi ng paumanhin at bagkos ay parang tumatawa pa rin daw. Parang napilitan lang silang mag-apologize. Parang napilitan lang. Oo. Kaya sinasabi nga ngayon ng mga netizens. Kaya na humingi na sila ng apology. Oo. Ay, tuloy pa rin, ayan ha, tuloy pa rin ang kanilang persona non grata. Yeah. Oo, dapat i-persona. Pero ano sa pagkakaintindi mo kapag may persona non grata ka, hindi ka pwedeng pumasok sa lugar na yon? Kasi nasasakupan nila. Kasi ito, pagkaalam ko, June 18 noon, June 18, parang personal na inirekomenda na kangunihang panlalawigan yung... ng Coron. Oo. Yung ano, yung kanilang persona non grata sa pumuno nung parang Antonio ba yun? Antonio Alvarez. Parang ano, Antonio Alvarez. So, kahapon nga, nanghingi na po yung dalaga o si Rosmar, pero parang dead ma pa rin yung mga utaw dahil hindi nila nagustuhan. Yes. Yung pinasabi ng paghingi ng apology dahil parang hindi daw makatupanan. Kaya ayun, ang sa akin lang dito, Gorgie, ay ito. Kung totoong humingi sila ng comment, hindi talagang ano, sana walang dalang camera. Content pa rin yung pangingi nila ng story. Totoo naman. Ginamit pa rin nila para sa kanilang content, di ba? Content pa rin eh. Talagang totoo sa loob mo na hihingi kami sorry. Kailangan, ano, huwag mong ilabas. Diba? Huwag mong ilabas sa vlog mo. Na ibig sabihin, totoong-totoo. Or personal silang pumunta dun sa ano para mag-apologize, di ba? Tapos walang camera. Parang ganun. Oo, hindi na ginamit. Kasi another content na naman sa kanila. Actually, parang gusto din naman nila yun para tuloy lalo silang napapag-usapan kaya tuloy nagtitrending sila, di ba? Tignan mo, Gorgie, ha? Yung nangyaring yan sa Coron, kung susubaybayan mo yung mga YouTube account nila, ang dami ng episode eh. Napakarami ng episode. Kumbaga tuloy-tuloy yung episode nila. Tuloy-tuloy na. Pinagkakakitaan nila. Oo. Kaya tuloy, parang nawawal kahit na sincere ang paghingi nila ng paumanhin ng apology ni Rosmar. Kahit hindi niya gustong tumawa, nabigyan na rin ng malisay yung pagtawa. Dahil alam ng taong bayan, content din uli. Oo, content din uli. Ikaw, kaya mo bang gumawa ng ganung content? Gorgie, alam mo naman ako, lahat nga ng mga artista, di ba, gusto mag-take to sa akin. Pag ini-interview ko sila, gusto nila take to. Magpangalawang kikahandal, nag-i-interview sila. Oo, natutuwa sila. Natutuwa sila. Kasi, alam mo kasi, ang pagbablog, dapat nasa puso. Hindi yung puro-puro kita. Natutuwa tayo para kumita, totoo yan. Pero para, dapat sana, nasa puso. Kagaya, limbawa, yun nga, sa ginagawa nila, nagkaroon na nga sila ng problema sa Coron. Sana humingi sila ng paumanhin na bukal sa loob, na hindi na kailangan magdala ng camera, na hindi na kailangan ipakita sa mga tao. Ganun lang kasimple.
Kayo, ay, nakakalungkot. Kayo girls, nagba-vlog kayo, nasubukan nyo, kumusta kayo sa social media? Sa inyo ba importante sa inyo ang social media talaga rin? Saya, Ginger? Parang po ngayon, opo, importante po siya kasi po, kapag naglalabas po kami ng mga videos, napopromote nyo. Opo, napopromote po namin. Oo, nagagamit din ninyo. Pero kaya nyo ba yung medyo maingay na pagba-vlog or pag-post sa social media para mapansin? Willing ba kayo gumawa anything para lang mapansin kayo? Ikaw, Princess? Para sa akin po kasi, yung social media namin po, ginagamit po namin para po magbigay ng awareness and information po sa mga viewers namin. Sa supporters yes niyo. Yes po. Yung magagandang pahayag lang po yung nilalabas namin. Positive lang. Yes no? po. Huwag lang nega. Ganun din, Winona. Nakapag-vlog ka ba? Halimbawa, sabihin ni Tita Bambi, sabi, mag-vlog ka na medyo sexy-sexy yung dating. Parang Ivana Alawi. O, di ba? Ang sexy pa naman ang dating mo. Siguro po, may boundaries po ako when it comes to ano po, vlogging. Kasi po, syempre, isipin ko rin po yung pagtingin po ng mga tao sa akin. Since yung social media po kasi ngayon, ginagamit na po talaga ng karamihan. Like mula bata po hanggang matanda. So hindi po talaga natin makokontrol yung pagtingin po nila sa atin. So ang mangyayari po talaga, ako po mismo yung magkocontrol sa sarili ko kung ano pong ipopost ko. Si Winona, Tita Morley, parang si Criselda Vox. Natanda mo si Criselda Vox, ang sexy kasi ang ganda ng mata. Oo, oh, sexy, sexyhan. Oh, I'm sure hindi nyo pa kilala si Criselda Vox at kilala yun ni Bambi. Oh, at kilala ni Bambi yun. Hello muna kay Ria Soto, of course, si na Judy Manuel, pagaling ka Judy Manuel. Leo Havares, si Lynn Figueroa, si Tito Kate Guerson, hello. Leo, JC Perfecto, hello po sa inyo dyan. Winston Red. At Anthony Abrenica, Tristan White Gulay, Alice Morris, Ofelia Caringal Calvelo, hello daw, teka, Eva Amer, Baby Ruth Bilasaro, at of course, ang mga gorgeous friends of Showbiz Talk. Ganun. Okay. Yes, Tita Morley. Okay, bago tayo pansamantalang magpaalam, bigyan natin ng chance ang ating special guest ngayon ng Iris Group. Kumusta? Ano pa ang susunod? May idea na kami sa susunod na single na i-record ninyo? At ano pang aming i-expect sa inyo? Mm-hmm. Ano ba pwede na lang i-vlog? Mm-hmm. So ngayon po, ang masasabi lang po namin, yung second single po namin is malayo po talaga sa pinaka-first po talaga. Hindi po muna kami magda-drop ng mga hints, pero maganda po talaga siya. Pamasa siya, no? Pagustuhan mo. Abangan niyo po. Oo. Ano ang, Ginger, ano sa tingin mo ang future ng mga all-girl group? Mga pipap group gaya ng Bini, lahat. Tingin mo magtatagal pa to, ang fad na ito? Opo. Feel ko mo magtatagal po. At magiging mas sikat pa. Mas marami pang mga... Opo. Yes, ganun din. Ano may yes, dagdag pa kaya? No? Yes, Bev Hernandez, sabi ni Bev Hernandez, may message siya dito sa atin. Ang sabi niya, okay, wala namang problema, adi, para sa ano pala, tungkol ito sa mga ano, sa Santa Cruz. Sabi niya, wala namang problema kung sino pa mga sumama sa Santa Cruz. Basta kumilos with decency and finesse kasi this procession is a religious activity, yun na nga, related to the Blessed Virgin Mary, not a parade of costume or gown or competition ito, sabi nga ni Bev Hernandez. Okay, thank you very much. At meron pa kayong gustong batiin bago tayo magpaalam pansamantala? Gusto po namin mag-thank you po sa lahat po ng sumuport po sa Dragons. last concert po namin nung May 22. And gusto po namin pasalamatan sila direct po, sila direct Vivian, Elmer, Blanca Flor, and their daughter po, Miss Vina Vince po. Mm-hmm. Tita Morley, yes, the princess? Ano po, please po follow po and stream po nyo ang aming bagong single na kanta. And follow nyo po and like ang aming mga social media accounts at Iris on Facebook, Twitter, Instagram, and TikTok. Ayan ang klaro, di ba? Ikaw, Ginger, may nadagdag ka? Gusto ko rin po magpasalamat kay Miss Bums po sa pagsuporta po sa amin, tsaka po kay Miss Tin. Stricto ba sila? Okay lang po. Okay lang. Okay lang po. Bawal ba sa inyo mag-boyfriend? Yes.
Yes. Bawal. Bawal. So wala kayong boyfriend or suitors? Paano niyo na-handle yung mga manligaw? No po. Ganon? Parang hirap nun ha? Parang hirap nun ha? Okay. Tita Morley? Yes, wala na tayong oras. Paulit-ulit natin sinasabi, mula Lunes hanggang Linggo, mahalin ang magulang, irespeto, igalang. Huwag pasusin, huwag hamakin, huwag durugin. Huwag ikaya, huwag ipahiya. Dahil isa lamang ang ating ina, ama, lolo at lola sa mundong ito. Kaya nararapat na sila ay bigyang respeto. Please, sa 10 utos ng Diyos, isa lamang po ang may reward yan, ang magmahal ng magulang. Tayo mga anak ay magiging magulang din. Gusto nyo ba na mangyari sa inyo ang ginagawa nyo sa inyong mga magulang? So simulan natin na magpakabait, sumunod at higit sa lahat. Magpasalamat. Itaas natin ang pangalan ng Panginoong Yesus sa buhay at ni Mother Mary Jesus Christ. Lagi tayong gagawa ng kabutihan sa kapwa. Wala naman tayong oras, Gordy? Yes, wala na. Ro Martin Fool. Hello, wala. Hindi ko na masagot ang tanong mo. Bukas na lang ituloy-tuloy ating mga chikahan. Thank you very much, Winona. Thank you po. Princess. Thank you so much po. And of course, Ginger. Thank you po. Thank you very much, thank Iris. Thank you po. Of course, kay Tita Bambi, kay Bambi Fuentes. At balik-balik lang kayo at marami pong mga talent sa bigyan natin ng chance na mabigyan ng magandang exposure po dito sa ating programa. Okay. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aming programang Showbiz Talk Ganun. Ito po si Gorgy Rula. At ako naman po si Morley Aguinyo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Tumaatin ang presensya ng Panginoong Yesus na buhay. Muli, gumawa tayo ng kabutihan. Bakapwa, babu! My love, radiant compassion. Jesus, you're with us. Tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Pinatinding action-packed games, intense plays, updates sa mga latest happenings sa mundo ng sports, at mga kwento mula sa iba't ibang mukha ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Matchpoint Season 3, tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng Linggo. Huwag kaligtaan! Ang oras sa buong kapuluan, ganap ng 4 minuto, makalipas ang alas 11 ng gabi. RH Rapido Hataw Balita. Narito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. Nadaragdagan pa ang mga bangka ng mangisdang Pinoy sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc sa kabila ng matinding babala ng China. Ito ang sinabi ni Commodore Jay Tarriela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard for WPS, habang minomonitor ng banta ng China na aarestuhin ang mapapasok sa kanila umanong teritoryo. Ayon kay Tarriela, mula sa 7 ay naging 10 na ang Pinoy fishing boats na namataan sa Bajo de Masinloc noong June 15. Ipinahayag na opisyal na 2 barko ng PCG, ang BRP Sindangan at BRP Malapascua ang ipinadala sa naturang lugar upang magpatrol. Ang deployment ng China ay ginawa noong June 14 o isang araw matapos umiral ang kautosan ng China sa kanilang Coast Guard na arestuhin ang mga dayuhang trespasser sa South China Sea. Samantala, tagumpay ang 2 multilateral maritime drills ng Pilipinas kasama ang mga kaaliadong bansa sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, sama-samang naglayag sa karagatan ng Pilipinas ang mga barkong pandigma ng U.S. Navy, Royal Canadian Navy, Japan Maritime Self-Defense Forces at Philippine Navy. Kabilang sa mga barkong naglayag sa naturang kolaborasyon ng Pilipinas at mga kaaliadong bansa ay ang Gregorio Del Pilar Class Patrol Ship BRP Andres Bonifacio, U.S. Navy Arleigh Burke Class Guided Missile Destroyer USS Ralph Johnson, Japan Maritime Self-Defense Force, Murasame Class Destroyer, JS Kirisame at Royal Canadian Navy Halifax Class Frigate HMC Montreal. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., ang pangunahing layunin ng Multilateral Maritime Cooperative Activity noong June 16 ay maipakita ang commitment ng AFP at mga kaalyado ng Pilipinas na mapanatili ang peace and security sa Indo-Pacific region. Mula sa DZRH News Center, ako pa rin, Andy Verde, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.